kaming mga kaibigan natin ngayon ang nais magkaroon ng sarili nilang bike, gravel, or road bike. Ano nga daw ba ang pinaka-the best na crank setup pagdating sa kanilang road bike o gravel bike? Shoutout nga pala kay Noel Peña Florida. Ako, napakalakas ng tao na yun. At saka kay Chris Riba. Napakalakas ng tao na yun. Kaya kapag nakasama nyo siya sa daan, mag-iingat kayo sa kanya. Okay? Master, andito na naman tayo sa ating panibagong episode. Okay. Nakakita niyo ba yung pinakita ko kanina? Nakita niyo yung crank na yun. Ang lupet, di ba? So ngayon, yun ang gagawin nating basehan. Kung ano nga ba ang pinaka-the best para sa mga road biker, para sa mga gravel biker, touring biker, na beginner. Okay? Beginner. Pag sinabing beginner, eh yung kauumpisa lang, baguhan pa lang, newbie, ika nga. Kaya kung ikaw newbie ka, watch ka. Pero kung ikaw, katulad ka ni Master Tonyo, na veterano na, ay manood ka na lang, just watch na lang muna. Alright, enjoy mo na lang muna ang ating ire-review. Okay, maraming salamat. Andito nga pala ako ngayon sa Roosevelt Bicycle Center. Okay, at nandito kayo ngayon sa Bike Talk with Bike Talk with Papa Cha. Okay, ako po si Papa Cha. Maraming mga kaibigan natin ngayon ang nais magkaroon ng sarili nilang bike, gravel, or road bike. Ngayon, may nagtanong sa atin, ano nga daw ba ang pinaka-the best na crank setup pagdating sa kanilang road bike o gravel bike? Alam nyo mga master, pag-uusapan natin ngayon, bibigyan ko kayo ng mga idea kung ano nga ba ang the best. Meron akong ipapakita sa inyong dalawang crank na masasabi natin yung isa ay nakikita at yung isa hindi nakikita sa market. Excited na ba kayo mga master? Kung interesado ka, halika, simulan na natin to. Dahil kung makikita nyo, kung kayo ay naglalakbay sa kabundukan, marami kayong makikita at makakasalamuha ng mga biker na habang umaahon, ganito ang kanilang sinasambit. Konti na lang! Yung isa naman, sinasabi, Wala! Tukod na! Ganon ang kanilang sinasabi. Pero para hindi ka mahirapan, meron akong payo sa iyo, Master. Ayun na, Master. Tapusin natin yung laro na yan. Okay, nakikita nyo dito itong dalawang crank. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyong hindi nyo nakikita, karaniwan na hindi nyo nakikita, at ito yung karaniwan yung nakikita na sukat. Okay? Pag-uusapan natin itong dalawang to. Okay. Papa Jack, sabi sa akin, may nag-comment doon. Papa Jack, ano ba yung friendly for newbie or for beginner na maaaring ipalit dun sa stock nila? Okay. Karaniwan kasi, mga master,
Itong sukat na to ni Sora na 50 by 34, ito yung karaniwan nating nabibili kapag ka tayo ay bumili ng road bike, gravel bike, o kung anumang setup na makikita mo sa market. Okay, so merong iba't ibang ano lang, merong iba't ibang brand lang ang nakalagay sa kanila. Merong Retrospect, merong basta marami silang iba't ibang klase. Okay? Pero kapag ka nasa mid-range ang kukunin mong mga road bike or gravel bike, ang karaniwang nakalagay is mga nakasora. Okay? Bakit nga ba Sora ang karaniwang nilalagay para sa mga, bakit nga ba itong sukat na to na 50 by 34 ang karaniwang nilalagay? Kasi mga master, ito yung friendly din na sinasabi nila sa mga bago magbibisikleta. Pero may mas friendly pa rito. Ito, nakagamit na ako nito, ginamit ko na to. Pero ang problema kasi, masakit iahon to kung newbie ka. Kung beginner ka, syempre, newbie lang tayo, beginner lang tayo para sa ganito alaki. Ito kasi, etong big ring mo, pwede mo itong magamit sa patag. Okay? Kasi karaniwan ng mga setup ng gravel bike at road bike na nakatubay is mga naka 28 or 32. Swerte ka na kapag nakakuha ka ng gravel bike or road bike na naka 34. Okay, karaniwan ng mga road bike is mga 30, 28, 30, 32 ang nakalagay na cams sa kanya. Kung beginner ka at umaahon ka, kung gagamitin mo itong 34, mabibitin ka. Especially kapag ka endurance yung ahon. Tapos mahaba, tapos dire-diretso, tapos rolling hills, at mahabang biyahe pa. Kakapusing ka na. Mawawala na ng power yung legs mo. Okay? Purpose ng malaki naman, ginagamit ito para sa patag. Karaniwan, tinuternohan ito ng mga 15, 14, 16, o 18 para sa cogs. Depende kung ano yung cogs na available. Depende kung anong sukat ng cogs ang available sa cogs nyo. Alright? So ngayon, ito, masasabi natin, standard naman to. Okay? Standard naman tong ganitong sukat na 50 by 34 kapag ka bumili ka ng gravel bike o road bike. Hindi ko maisasuggest para sa akin, para sa beginner, na gumamit ng 50 by 34. Ngayon, kung beginner ka, gusto mo namang mag-upgrade at ma-enjoy yung pagbibisikleta mo, may papayo ko sa inyo, magpwede kayo magpalit ng track na mas mababa ang ratio. Gaya nung last na pinakita ko sa inyo, yung speed and climb natin, ginawa naman yan, pwede yan pang beginner, pwede yan pang newbie, pwede yan pang tawag ito novice. Okay? So, pwede yan. Kasi, ang crank ko dyan is yung weapon 46 by 30 na weapon. GR50. Dito lang din yan. Meron dito yan sa Roosevelt Bicycle Center. Okay? So, ngayon, ano nga ba ang may sasuggest ko pa bukod sa 46 by 30? Papa Jack. Kasi, eto medyo masakit to eh. Subukan ko na to. Hindi naman ako magsasuggest sa inyo ng mga hindi ko nasubukan kasi mahirap yun. Mahirap nang magsuggest ng hindi mo nasubukan tapos kukuda ka ng kukuda. Gaya ng mga ilang mga nagko-comment sa atin, hindi nila alam yung mga pinagsasabi nila pero hindi naman nila nasubukan. Okay? So ngayon, pupunta naman tayo sa tinatawag nating friendly. Pero bago yun, syempre, Stingray natin. Available dito sa Roosevelt Bicycle Center. Ito yung Classic at ito yung Ice. Alright? Ito yung Ice. So ngayon, kung meron kayong pagkakataon na dumaan dito, pwede kayong bumili dito nito. Ito yung tester nito. Subukan nyo lang para malaman nyo kung ano yung effect. Alright? Ngayon, punta na tayo. Back to the ball game tayo. Itong crank na sinasabi ko na hindi nyo karaniwang nakikita na to. Itong GRX, ang ratio nitong GRX na to ay 48 by 31. 48 by 31, ha?
48x31, hindi siya 46x30. Para sa akin, road bike, gravel bike, the best to. Okay? The best to. Kasi bakit? Konti ang ratio nito para sa 50, konti na lang, sabihin mo sa akin. Pero ito kasi, meron siyang 31. Okay? Na magagamit mo siya sa pang-ahon. Napaka-gaang na nito, kung 31 nito, napakasarap i-ahon nito kung ikaw ay naka 32 or 34. Tapos, ito ang crank mo, ang gaang-gaang ng crank na to. Tapos, yung sukat niya, yung ratio niya, yung 46x31, hala, napakasarap nito. Sa patag, yung 46, masasabi ko na kaya mong i-maintain kahit hindi 11, kahit mag 13 ka or 14 ka na cogs. Tapos ito ang gamit mo, yung 46, kaya mong i-maintain ng cadence mo gamit itong 46. Ngayon, kahit gaano pa kalhaba yung ahon na gagamitan nyo, kung meron kayong 31, pwedeng-pwede na kayong maglaro ng 15, 18, 20, 22, 24, 25, hanggang makarating kayo sa 28, 30, or 32. Ganun kaganda para sa newbie or beginner. Kahit hindi beginner, pwedeng gumamit nito. Kahit hindi siya newbie, kahit pasabihin mo yung mga medyo master natin na medyo may edad na, naku, napakadabi sa'yo na ito, master, itong ganitong sukat ah. Bukod sa 46x30, pwede ka rin, halimbawa, nabibitin ka sa 46x30. Master, nabibitin ako sa 30 ko eh, gusto ko taas ng konti sa 31. The best to, napaka-the best nito. Okay? Sabihin ko sa inyo yung presyo, kung magkano ang presyo nito, mga master, para at least may idea kayo kung magkano ang kailangan yung ilaan na budget para rito. Okay? Overall, simplihan na lang natin, tapusin natin to na etong GRX na to, para sa akin, hindi siya mid-range, pero sulit siya. Yung GR15 ni Weapon, low-end lang yun. Hindi naman low-end, pero may pressure rin siya. Pero compared dito kay GRX, pareho lang siya. Pero kung ano yung budget nyo, kayo ang bahala na mamili. Okay? Shimano siya pareho, kaya the best. Papa Jack, magkano ba yan? Ang mahal-mahal naman yata yung GRX na yan, tsaka yung Sora na yan. Okay, itong Sora craft na to, na 2x, ang ratio nito is 50x34. Makukuha natin ito ng halagang 4,000 pesos only. Aba, nagmura na to ha. Kasi nung time ng pandemic, grabe ang presyo ng mga ano ngayon, mga bike nun, mga pyesa, sobra. Pero ito ngayon, ang presyo nito, 4,000 only. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa GRX. Naka-box yun, master. Naka-box yun. Dito tayo sa GRX. Yung GRX natin, itong ratio nito na 46x31. Ang ganda, di ba? Ito yung mga pangarap ko eh. Pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? 46x31. Okay, ang halaga nito, naka-box din to, napakaganda ng box nito, 11,500. 11,500 already, di ba? Pero, kung may budget ka, master, the best to. The best to. Alright? Oh, ayun na. Pero master, nasa sa inyo pa rin yun ha. Kung gusto nyong masanay sa 50x34, yung iba kasi sinasabi, gusto nilang masanay sa 50x34 para sa susunod, pwede na silang magtumaas sa 52x36 or 53x39. So, depende pa rin sa inyo kung gusto nyong masanay, kung beginner kayo, kung gusto nyong masanay sa ganung bigat at papraktisin nyo, okay lang din naman. Para at least, walang gastos. Pero ang dahil ang gusto kong mangyari is, ma-enjoy nyo yung pagbibisikleta, kaya ako nasabi, yung itong crank na to is the best para sa mga newbie or beginner para mas ma-enjoy nyo ang pagbibisikleta. Alright? Paano? Hanggang dito lang muna po tayo. Okay, maraming salamat sa Roosevelt Bicycle Center. Maraming salamat.
Maraming salamat. Maraming salamat. At nakapag-review ulit tayo dito. Okay, maraming tandaan. Mahirapan pero hindi susuko. Shoutout nga pala kay Noel Peña Florida. Ako, napakalakas ng tao na yun. At saka kay Chris Riba. Napakalakas ng tao na yun. Kaya kapag nakasama nyo siya sa daan, mag-iingat kayo sa kanya. Okay? Palagi tandaan, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Paalam.